Hello mga kamotor vlog, kumusta? Pag-usapan natin ngayon ang painit na painit na laban ng Monster ng Japan at Nightmare Tapalis. Update naman tayo sa laban ng ating Cuadro Alas. Pero bago ang lahat ay pasok muna intro. Hello mga kamotor vlogs, maligayang pagbabalik sa ating Damo Motor Vlogs. Bago tayo magpatuloy ay bago matapos ang taon nito sa December 26 ay isang dugong Pilipino na subukan magpatayo ng flag sa bansa ng mananakop na walang iba kundi ang tinagurian Nightmare Marlon Tapalis na gagawa ng isang kasaysayan sa mundo ng palakasan na boxing. Pero ang mahirap dito, ang makakalaban niya ay ang pinakamalakas na The Monster Inui na tinatagurian sa bandang Japan na kinatatakutan sa isang liver fans. Pero hindi nila kayang pigilan ang pangarap ng isang Pinoy na gusto niyang ipakita sa bayan ng mananakop na wala siyang katakot-takot sa tinagurian Monster Inui. Ito ay may kartada ang ating kababayan na 37 wins, 3 losses, pero ganun pa man ay hindi man lang siya natinag sa dami-dami ng pangalan ng mga boxer na gustong humarap sa Monster ay isa na dyan yung The Plus natin na nakatikim ng isang liver punch na yan po yung dapat na ingatan ng ating Nightmare. Ito po ay masusi niyang pinagtatrainingan dahil nga alam niya na kaya niyang i-upset ang Monster ng Japan. Kung sakaling magawa niya yun, kahit anong bilis ng at kumplito sa lahat ng sandata ang Monster ng Japan sa kalakas ng liver ay hindi man lang siya natakot. Kahit na ang The Plus natin ay nakatikim sa liver at dalawang beses niyang sinubukan na bangungutin ang Monster ng Japan ay hindi niya nakaya. Yan po ang ipinagmamalaki ng Monster ng Japan na 25-0 undefeated at currently na siya yung pinakamalakas ngayon sa division na super bantam. Ang ating kababayan naman ay meron din siyang kartada na 37 wins and 3 losses. Ganun pa man mga idol ay walang kayang pumigil sa Nightmare Tapalis. Ang Damo Motor Vlog ay suportado ang lahat ng mga Pinoy na lalaban sa Japan. Ganun pa man mga idol ay pakukomentang mga reaksyon nyo para mapag-usapan natin, hangad natin ang tagumpay ng Marlon Tapalis. Eh na dumako naman tayo sa pinagsasabi ni Lois Neri na wala na daw siya interest sa o labanan ng ating Cuadro Alas. Ay masama kasi ang loob nito dahil lang katotohanan niyan ay nakipag-coordinate ang promoter ni Lois Neri sa promoter ng Cuadro Alas ay hindi siya pinansin ni Mr. Ito Bagkus ay ang ini-endorse niya ang labanan na Inui versus Casimiro. Kaya akala niya na maglabas sila na mga balita na walang interest ay magaya sa kaya Monster ng Japan na hinahabol-habol ng ating Cuadro Alas. Eh na ganun pa man ay marami sa mga followers o mga fans na ayaw nilang maglaban ang Wonderboy Martin at ang ating Cuadro Alas. Ating Cuadro Alas, mas maganda pa ang laban
kung ang maglalaban ay katatapos lang na laban ni DJ Duheni na pinatulog niya ang isa nating kababayan na nakabase sa Japan sa isang round lang. Itong laban na ito ay napakagandang laban dahil parehong agresibo, magaling. Kahit na may edad na si Duheni ay meron pa rin ibubuga. Anong masabi nyo mga idol at pag-uusapan natin, and maraming salamat eh kung makalaming naman sa inyo na isang like and subscriber man lang dyan. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.